So, kamusta? Okay naman, tinesting ko lang siya isang beses para maramdaman yung power. So, hindi natin isasagad yan. Testing lang natin yung torque niya. So, totoo nga na nakakatakot yung torque na ito. Magandang hapon ulit sa ating lahat. So, dito ulit tayo ngayon sa ating channel, Roach LF Vlog. Sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, please share, like, and subscribe sa aking YouTube channel, Roach LF Vlog. So, sa ngayon, meron na naman tayo ulit bisita para mag-test ride. So, isa rin siyang vlogger. So, nakakatuwa kasi yung post ko nung ng pre-test ride is mo nag-boost talaga siya. So, medyo marami na tayo naka-schedule for a test ride. So, ipapakilala ko sa inyo. Ito, si Ron. Si Ronnie. So, ayan. Ron Speed. Ron Speed Moto. Subscribe so, Ron's Moto Vlog and Ron Speed Moto Vlog. So, lagay ko yung link dito. Then, subscribe na rin kayo sa channel niya. So, yun nga. Sa mga nagtatanong dyan kung paano makakapag-avail ng free test ride. So, ang kailangan ko lang is yung valid ID. Tapos, siyempre, naka-complete gear tayo. So, yan. So, meron lang siyang pipilapan dito na waiver para dun sa, para sa, kailangan natin para dun sa test ride. So, yan. So, tara. Let's do this. So, ito guys. Nandito kami ngayon. Hawak-hawak ko yung waiver na pipilapan ni Ronnie. So, ito yung isa sa gateway para makapag-test ride tayo. Pipilapan niya muna to. Ayan. So, dalawa yung waiver para ma-avail natin yung test ride. So, so lahat ng may check, paki-pila. So, ayun, kailangan pipirma muna tayo ng waiver nito. So, ayan, habang nag... Habang nag, siya, nag-develop siya, nag-vlog din siya. Dalawa kami nag-vlog. Dual vlog. Collaboration ito ni Ron Speed Moto Vlog at saka ni Ron Speed Vlog. Yun, parehas R. Waiver. So, siyempre, tatanungin ko muna siya kung ano yung pakiramdam niya. Ngayon, makakagamit siya ng MT-09. So, brother, anong pakiramdam na ngayon, makakagamit ka ng MT-09? Excited. So, bukod kasi doon, nakatry na ako ng MT-07. So, medyo nabibitin ako So, plano ko kasi mag-upgrade. Hopefully, this year, pagka sinerte-serte tayo at nadagdagan yung ipo natin. So, ayun, tetesting ko yung MT-09. Siya yung first option ko talaga. Yun. MT-09, so, Yamaha. May possibility na maging parte dito ng aking grupo. So, yung grupo ko is yung Red Kings. So, nakikita mo sa mga post ko, lagi makasama sa light is yung Red Kings. So, yun yung grupo ko. So, yung grupo na yun is ako yung presidente. So,
madali access mo para makapasok. Yun. So, looking forward na makasama natin sa grupo. Sana, sana. Certain tayo this year makakuha tayo MTO9. Okay, so ngayon, tapos na tayo mag-fill upan dito. Ngayon, ha. Magigirap na kami para sa test ride. Okay? See you on the road, guys. See you. A few moments later. So, ayan guys, nakapag-gear up na kami. So, ang kanyang gagamitin is MTO7, MTO9 ulit, o MTO9. Wala pala tayong MTO7. So, ayan. So, start siyempre ignition. So, pag inan mo siya. So, ito compared to MTO7, meron tong modes. So, dito yung modes niya. So, meron siyang letter B. Ayan, sorry. Kung nakikita nyo, letter B. Tapos, standard at letter A. So, pinakamalakas dyan. Pinakamalakas is yung letter A. Pinaka... So, doon sa mga nauna kong video, sinabi ko na kung ano yung power ng letter B, standard, tsaka yung letter A. So, ulitin ko na lang ulit. So, sa letter B, ito yung pinakamahinang mode ni MTO9. Tapos, yung standard, ito na yung power niya talaga. So, tapos, yung letter A, ito yung pinaka-aggressive. So, sa letter B muna, so para hindi ka mabigla sa power, so letter B muna yung unahin natin. So yung mga nandito dito, same lang naman halos dun sa mga nasa motor. So dito lang muna tayo. Okay? So, ano? Let's go. So, ang gagamitin ko ulit is yung XSR 700. Yun. Yun pala. So, hindi kita na-briefing kanina. So ikot tayo ng daang Reyna. So uuna muna ako ngayon para makita mo yung daanan. Then pagdating natin doon sa may Petron, kakanan tayo. Doon na kita bibigyan ng chance para ano. Tapos pagdating, ikot tayo ng circle. Pagdating sa may circle, stop muna tayo doon. Then picture taking, tapos konting interview sa pag, then balik tayo dito. Okay. Good luck. Ingat ha. So yun. Ingat tayo palagi pag nagmo-motor. So ito, dadasal muna tayo. Ingatan mo kami. Okay? So papunta na kami guys ng papunta na kami ng Daang Reyna. So gagawin ko muna siya papunta doon. So let's go. Eh, mabutihin namin guard. Naghanap lang tayo na medyo malilim kasi medyo mainit dun. Medyo mainit dun kanina. So, ayan, paalala lang guys ha, sa mga nagpaplano mag-test ride, syempre hiniram lang natin to, tsaka for free. So, wag nating gamitin na parang pang-racing. So, bigyan ko kayo yung way dito. Bigyan ko kayo ng para ma-test yung power niya. Pero sana ay gamitin natin ng maayos. So yun. So kamusta? Okay naman. Tinesting ko lang siya isang beses para maramdaman yung power. So hindi natin isasagad yan. Testing lang natin yung torque niya. So totoo nga na nakakatakot yung torque niya ito. Yes, totoo. Totoo, nakakatakot. Tinesting lang natin isang beses na straight. So yun, naramdaman ko na. So okay na yan.
Ang sarap, ang saya, nakaka-overwhelm, ang lakas niya. Oo, oh, so naka letter B ka pa rin ha, hindi ka nagbago ha? Hindi, hindi ako nagbago. Yung tinesting ko kasi biatin to. So, ihihata natin to. Yes, so yun. Tinesting lang natin ng 10 beses, tapos enough na yun. Oo, so yun. So, sinasabi ko nga, so, siyempre hiram lang natin to, and then for free. So, siyempre kailangan pa rin natin ingatan. So, yun, sa mga gustong mag-test ride, sa mga nagpa-plano na gustong mag-test ride pa ulit, yun lang, kailangan lang natin ingatan. Tsaka syempre kailangan din natin ingatan yung mga sarili natin. Okay? So, paano? Doon na natin patuloy yung ating interview sa branch. So ngayon guys, pabalik na kami ulit. So, let's go! Nandito na ulit tayo sa branch. So may nag-aantay pa na dalawang magte-test ride. So mukhang pareho din sila motovlogger. So ayan. So ayan, we're here. So ngayon naman ay tatanungin na natin siya kung ano yung riding experience, yung pakiramdam niya dun sa MT-09. Nakakatakot ba? Kamusta? Anong pakiramdam sa paggamit ng MT-09? Ito yung isa sa mga pangarap kong motor. Ako rin, pangarap ko rin ito eh. Pangarap. Wow! Yung power niya is hindi mo siya pwede biruin. Sa mode B lang tayo. Tapos tinay lang natin yung isang diretso. Tapos yun na nakakatakot siya. Bawal mo siya i-joke. Pero riding position is sobrang relax siya. Feeling ko kahit malayo, smooth na smooth. Gas consumption, hindi ko alam kasi malapit lang naman at yun sa atin to. So far lang, quick review lang naman yun. Pero sobrang thank you, boss. Thank you. Ano kaya subscribe ko kay Rods Moto Vlog? Rods LF Vlog. Rods FM Vlog. Subscribe ko kay Sir at hindi siya mag-test ride. Yun. Punta lang kayo ng Yamaha Road Boom. Check niyo siya sa page niya. Tapos dala lang kayo kung ano yung requirements. Ayun lang. Thank you. At iikot ko muna kayo dito sa MTO na Instagram. Papakita ko na sa inyo dahil yung gamitin na ng iba. Oo. So ayun. So salamat sa review, no? Ron Speed Moto Vlog. So sa mga subscriber ni Ron Speed Moto Vlog, kung napapanood nyo to, syempre mukhang mas marami siyang subscriber sa akin. So sa mga subscribe sa kanya, sana subscribe din kayo sa akin. So yan, for more videos na i-upload ko, stay tuned lang. So for the meantime, sasalubungan na natin yung pangalawang magte-test ride. So until next ride.